Na-miss ko yung ano niya last week. Ingat mo siya. Thankful naman sa Panginoon dahil may tinanggap tayo pare-pareho. Kahit sa magkaibang lugar. Amen. So, alam ko po na ang Panginoon ang kumikilo sa bawat isa para patuloy tayong mapalakas. Amen. Hallelujah. Lahat po ay tumayo. Amen. Nagsasahin ko lang po yung kanyang salita. Sa Psalm yung binasa po natin kanina, Psalm 34. Nakapagbasa na po ba tayo? Amen. So sabi po sa Psalm 34, basahin po natin ulit dun sa poll natin. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Amen. So sa bawat oras mo ng buhay natin, dapat laging nasa bibig natin ay ang pagpupuri sa Panginoon. Amen. So pag may mga negative po na dumarating, piliin natin na yung confession natin magmaayos sa harapan ng Panginoon. Sabi sa verse 2, I will glory in the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant, their faces are never covered with shame. This poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Amen. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous. His ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned. The Lord will rescue His servants. No one who takes refuge in Him will be condemned. Yes. Praise God sa Kanya pong salita. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Yes, Lord, we thank You, Panginoon, sa araw na ito, sa kabutihan mo na patuloy na ibinibigay sa bawat isa. Thank You, Lord, for showing us Your glory, Lord, for continuing, Lord, to reveal yourself to us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy namin pinahahawakan, na patuloy nagpapalakas sa amin, Panginoon. Purihin ka, Diyos, sa aming mga buhay. Lahat ng basa ay mga bibig, Lord, ay puro pagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Hallelujah. Buksan po natin ating mga bibig sa pagpupuri sa Panginoon. Thank You, Lord. Salamat. Praise You, Lord. Hallelujah. Sakara de Ashanda. Sakara de Hai Ashanda. Purihin ka, Diyos. Purihin ka. Ang lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon. Tunay, Lord, Ikaw, Panginoon, na aming nasa kalagitnaan ngayon, ang patuloy na magre-reveal, Panginoon, maghahayag sa bawat isa, Lord, patuloy ng character mo, Panginoon, sa amin. Lord, patuloy mong papatunayan, Lord, na mabuti ka at ikaw ay tapat, Lord, sa iyong mga salita. Patuloy mong palalakasin, Panginoon, ang mga nagtitiwala sa iyo at ibibigay sa amin, Panginoon, ang pagpapala, Lord, upang maging pagpapala rin kami, Panginoon. At ma-empower kami, Panginoon, para po sa pag-a-advance ng iyong kaharian. Thank You, Lord, dahil hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan. Patuloy, Panginoon, ang paghawak mo sa amin, Panginoon. Patuloy ang kalakas ang binibigay mo, kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kang maihayag, Lord, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon,
pinagdedi namin sa iyo ang nararapat na pagpuri at pagsamba, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapakababa, Lord, sa iyong harapan. We know, Lord, that apart from you, Lord, there is nothing that we can do, Lord. Lord, ikaw, Panginoon, ang iyong biyaya ay masagana sa bawat isa. Kaya po, Lord, kaya namin gawin, Lord. We can do all things through you, Lord Jesus, who gives us strength. Salamat, Panginoon, na, Lord, ang bawat gagawin namin ay nandun na, Lord, ang pagpapala mo, Panginoon, because we are connected to you, Lord. Our will is aligned to yours, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pinipili namin na patuloy kang maitaas, Lord. At Lord, sa bawat aming ginagawa, Lord, mapapurihan ka. Masamba ka namin, Lord, sa spirito at katotohanan. Thank you, Lord. This day is yours, Panginoon. And the days to come, Lord, are yours, Lord. Kaya amin po i-dedicate ito sa iyo, Panginoon. Wala po sa aming pastora, Lord, hanggang sa pinakabatang member, Panginoon, ng church na ito, ay sasamba sa iyo ngayong umaga, Panginoon. At sa araw na amin pong sa araw na binibigay mo sa amin, Panginoon, ay patuloy, Lord, na amin po pipiliin ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Praise God. Salamatan, Lord, for you are good, O God. Thank you. You are excellent, O Lord. Amen. You are majestic, O Lord. You are perfect, O God. You are the great I am, Panginoon. Thank you, Lord. Yeah.
Lord, salamat sa boses, Lord, na makapagbigay kami ng pag-uwig sa iyo. Yes, Lord, kailangan ka na ang mga sa aming buhay, O Diyos. Walang sindi ang aming buhay kung wala ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa amin. Thank you.
iglesia. Salamat, Panginoon, sa matatag na iglesia, sa patuloy na nagpapasalamat na iglesia at ina-acknowledge, Panginoon, na kung kami po ay wala sa iyo, wala kaming magagawa. Pagpalay mo po ang bawat isang narinito na at ang mga pagkakalala. Dati naman na kayo nauuna. Ayan lang, doon mas maaga. Hindi na ko pa inisip. Nandun na kayo sila, baka ano. Pero ako po yung maagang nagising. 3:45? Yun nga lang, yung sa pagbiyahe po namin nung hindi namin hawak yung mga ano nung sasakyan. Kaya, nakulat na pa rin kayo. At purihin po ang Panginoon, sabi ko nga ang Lord na nagsabi po na kung sa akin lang, dahil kami yung pinakamalayo, hindi naman pinakamalayo, mas malayo pa kaya na COVID. Hingga lang yung hindi sila nakakaroon. Dahil po sa may kaunting problema sa kalusugan. Pero isang bagay po na makita natin, if there's a will, there's a way. At kahit po mainit yung panahon, actually, tinanong ko po yung mga elder, ano gusto nyo? Umaga o hapon? Bago ko pa po sabihin kila Sister Marlene na nasa Rojas ngayon. Nung binanggit ko ni Brother Jumbo, 7 to 9 na lang. Kasi mas mainit pag hapon yung 3 to 4. Kasi nga, iniintindi po natin, huwag maka-istorbo sa mga kapitbahay din. Pero nung binanggit po niya yun, sabi ko, Lord, confirm. 7 to 9 a.m. Sabi ko, sige, sabi ko, walang kumpara, hindi kumpara, well, hindi maikukumpara ito doon sa sakripisyong ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus. At makita po natin na sabi nga yun pong inyong napakinggan nung water baptism about the revelation of Christ na isinare po ni Brother Jumbo. At sana, huwag niyong malimutan yun. Huwag lang yung every time na napapanood yung Passion of the Christ. Kundi yung sakripisyo na kanyang ipinagkaloob para sa atin. At the same time, tayo, yung sacrifice lang ng gigising ka na maaga ng linggo. Nakakagising ka na maaga mula lunes hanggang Sabado eh. O di Sabado o Biyernes eh, di ba? O bakit para sa Panginoon? Ngayon lang naman, tag-init na kasi at wala pa tayong lugar. Pero, sama niyo po sa panalangin na patuloy na maayos na po. Maayos na talaga eh. Di, maayos lang yung paglalagay ng muhon dun po sa lupa ng church sa Vista Verde. Muhon pa lang po. Pero kung may sasagot dito ng pati building, okay na. Yeah. Pwede po. Ayan. Pero yun po yung isang pinapanalangin natin. Bagamat biyaya po ng Panginoon na tayo po ay nagagamit ng lugar. Pero alam po natin na mas nais ang Panginoon na talagang maitayo po. Pero ang una niyang itatayo, yung kanyang church at tayo po yun. Bawat isa sa atin, church ng Panginoon at tayo po yung kanyang itatayo. So, ito na ba? Ha, ikaw na. Ikaw na. Yan. So, tayo po'y pagsimula. Sabi po ni Pastor Wilbur, the process of connectivity is called fellowship. It means partnership and participation, resulting to its growth and strengthened by love as each one do his part. So, ang napaka-importante po dito, walang bata, walang matanda, kundi bawat isa ay ginagawa ang kanilang parte sa anumang lugar kayo nilagay ng Panginoon. Yun pong seven spheres of influence. Ang nasa gitna po nun, church. Kasi nga po, naandun na kayo eh. Merong businessman dito. Businesswoman.
at merong nakaano sa education, merong merong sa yeah. At meron po sa pangayon education, family, government. Entertainment. Ayan. Sinong mga engineer dito, nangangailangan sa arts and media. Okay? So, makita po natin na doon po ay parte na tayo ng pangangailangan ang bawat isa. Hindi po yung ano yung natapos nyo, ano yung kalagayan nyo sa buhay, kundi sino po kayo sa harapan ng Panginoon. At ngayon pong umaga, sabi nga, continuous partaking of the word of truth nourishes our spirit and fortifies our faith. So, isang biyaya po ng Panginoon na talagang hindi po, isang beses mo lang tatanggapin yung salita ng Diyos. Sino rito yung isang beses lang kumakain sa buong buhay niya? Isang beses lang kumain. Sino dito yung isang na beses kumakain sa isang araw? Well, kasama ako si Ate Marifi. Okay. Siyam na beses. Yan. Kung ano, may 3 meals na, tapos may snack pa in between, kaya po, 6 lang yun ah. Ito, siya na. Sumubra, may sumubra sa kain. Tapos po, last week, sabi nga po, yung mission po ng Panginoong Jesus, ay yun pong mission din ng kanyang iglesia, at yun po ay yung evangelism, or yung pag-share ng gospel of Christ. Sabi nga po dito, the message of evangelism is not just go, but also I am with you always. Ito po yung pangako ng Panginoon sa lahat na nag-share ng gospel, kasama po natin lagi ang Panginoon. Ang tanong, na-share nyo na ba yung gospel? Hindi ko pa alam, pastora, kung paano mag-share ng gospel. Ano ba yung isi-share ko? Sabi nga, simpleng paraan lang, di ba, sa one-to-one natin. Magtanong ka lang, pwede ba kita ipag-pray? Hindi pa yung pinakabuuan ng gospel, pero yung intentional na pakikipag-tipan natin o pakikipag-kaibigan natin, walang taong tatanggi pag sinabi mo, pwede ba kita ipag-pray? Baka naman napakahabang prayer yung ginawa mo. Diba? Kapag ako binilinan ko na yung dalawang anak ko, pag tinawag ako para sa prayer, kasi hindi ko na maalam yung program ng aking ako na, ay kapamang kayo na lang. Ako na. So, sabi ko, pag tinawag ako, kasi wala namang sinabing program sa akin, kayo na dalawa, sabi ko kay Dorothy, ikaw na mag-pray ha. Sabi niya, hey, mami, si Dilin na lang. Wala ko sinabi. Kung sinabi ko, kaya ayun, Dalawa na lang kayo. Maikling prayer lang. Kasi nga, ano yun, hindi tayo churchy pag kami mga ganong okasyon. Dahil iba-iba pong tao yun na andon, iba-ibang religion. So, nabanggit niya na pamilya ni Ate Ray ay, alam po, Christian yun. Baka naman may iba. O sige, sabi ko gano'n, hindi naman na lang. Pag hindi ako na gano'n, kumbaga kung ano lang yung karaniwang bihes, nang pupunta lang ng Pati. E, pioneer pa yun sa Pasig. Yung maya-maya na ko, ayun na. Tinatawagan ko po si Pastora Susan. O di, tumayo naman po ako. Nilapitan ko yung aking ako. At sinabi ko yung word na sinabi ni Dorothy. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hindi ko na ako sinamaan kung anong verse at ano yun. Pero yun lang po yung binanggit ko bago ko pinag-pray yung aking ako. So, ganun lang po kasimple. Hindi mo kailangan, at marami pa po tayong kailangan matutunan even sa pagkoconduct ng anong tawag doon? Yung sa paray?
Actually, the funeral service. Bagay, pagka Kristiyano kasi, celebration service yun. Kasi natapos na lahat ng paghihirap mo sa lupa at pupunta ka na sa piling ng Panginoon. Minsan tayo, may mga kaisipan pang iba na sabi nga po yung isang napanood ko eh, pinipigilan pa nila yung kapareho ko nung ginawa kay Pastor, pinurukan pa ng epinedrine, tatlong bote, tapos nung tinanong ko ako, ano po, tuturukan pa ba? Hindi, okay na. At isang bagay po na makita natin, na may isang batang nagsabi, bakit pa nila nire-revive si Lola? Ayaw pa ba nilang papuntahin siya kay Jesus? Alam nung bata na may personal na relasyon yung kanyang lola kay Jesus, katapusan, sabi niya, katapusan ng lahat ng mga paghihirap dito sa lupa. Pero huwag niyo kong ipag-pray na kumina kayo ng Lord. Lalo na pag di pa kayo nakapag-share ng gospel. Kasi yun po yung trabaho natin dito habang nandito tayo. Next slide po. So sabi po ni... Diyan na agad yung patay. Tim Keller, here's the gospel, you're more sinful than you ever dared believe and you're more loved than you ever dared believe. So yun lang po nga, simple yung sabi mo, mahal ka ng Panginoon kahit na gaano ka makakasalanan. Hindi dahil sa kung anong ginagawa mo, hindi dahil kung sino ka, kung ano ka, anong estado mo sa buhay, pero sabi nga, mas makasalanan ka pa, mas makasalanan pa tayo, isama yung sarili nyo, kung ano, di ba? And you ever did believe, at mas mahal ka ng Panginoon, more than you can imagine. Sa kamo ipasok yung gospel of Christ, na siya ay namatay para sa iyo, kinuha yung mga sakit, kinuha yung mga maging yung muka. Sabi nga eh, bakit kayo nag-worry? Ano ang wino-worry nyo? Kinabukasan. Ano sabi sa Bible? About tomorrow. Diba? Kaya may pagkakataon talaga na sapat na para sa araw na to yung ipag-worry mo. Bakit? Hindi ko napapaaral yung anak ko, yung ako ko, hindi pa ako nagkakaroon ng bahay, hindi pa ako nagkakaroon ng kotse. Kailangan mo ba? Kailangan mo ba? Lalo na sa mahal ng maintenance kayo. At mahal ng gasolina. Mga ganun klase lang. Alam ng Panginoon pagkailangan mo. At alam niya yung timing na kung kailan mo kailangan. Ipoprovide niya lahat. Kaya lang yung faith natin to believe, nakakayanin niya yun, doon tayo minsan nagkukulang. Maging sa business, paano tayo pagpapalain. Next po. So, before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace, like Galatians 1:15. At pakibasa po sa Galatians 1:15 sa Tagalog. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag niya akong pangmaglingkod sa Kanya. Okay, so pinili niya ako. Ibig sabihin, lahat ng at tumanggap sa Kanya, lahat na nag-respond sa Kanyang pagpili, di ba? Pag namimili ka, tinitignan mong mabuti. Pero tayo, pinili ng Panginoon, at dahil nag-respond tayo ng tama sa Kanyang pagpili sa atin, tinawag ka na upang maglingkod. Doon sa kakayahan at talento na ibinigay niya rin sa iyo. Hindi mo kailangan, sabi nga eh, hindi mo kailangan ang isda, hindi kailangan matutong lumangoy. Kundi nilagay na ng Panginoon yung talagang natural na kakayanan niya para lumangoy. Ang ibon, pagkapisa, ayun, ay may kakayanan siya yung lipad. Kaya lang, kailangan pa ng ilang panahon bago niya maikampay yung kanyang pakpak at makalipad siya, matuto siya yung lipad. So isang bagay po na makita natin, meron na tayo lahat ng kailangan natin, di ba? Nung kinreate tayo ng Panginoon, ando na yon. Ang kaibahan lang ay yung paano natin ginagamit yung kakayanan natin. At paano natin pinagbubuti yung kalagayan natin or yung kakayahan natin. Next po. Yan.
So dito po tayo ngayon papasok sa ating bagong identity kay Kristo. Sabi nga, nabanggit na ni Kuya Jumbo, yung revelation of Christ sa atin. At nung last week ay yun naman po nga being salt of the earth ni Ate Mina. At patuloy po na talagang yung season natin ngayon, even po ng mga naka-embrace. At meron naman po dito sa atin ng mga nakakapag-share sa mga hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Kasi yun po ang target ng Panginoon. Tayo mga nakakilala na, patuloy pang makaakay ng mga hindi pa nakakakilala. Kasi hindi ko nakasabihin kung gaano ka kahirap. Basahin nyo na lang sa Bible yung makakaranas sila ng galit o wrath ng Panginoon sa Revelations po. So ano pong objective natin dito ngayon? Unang-una po, to help us understand our new life in Him. Kasi maraming matagal ng Kristiyano, hindi pa alam kung sino sila kay Kristo. Pangalawa, to know our identity in Christ, who we are in Him, at yun pong to live a diligent life of growing relationship with Him. So sabi nga po, yung pagtanggap natin sa Panginoon, isang parte lang po yun. Pero, habang tayo po ay tumanggap, hindi po natatapos doon, kundi dapat nagpapatuloy yung pagkakilala at yung pong relationship sa Kanya. Halimbawa po, si Kuya Jumbo, naglalaan ka ba ng mahabang oras para kausapin si Bagay? Hindi. Siya kasi laging kumakausap sa akin. Hindi na ako nasasalita. Hindi pa siya natatapos eh. Ganun. Okay. So sabi nga, hindi pa naglalaan tayo ng oras doon sa taong mahalaga sa atin. So, ito mga bagong kasal. Ikaw, Al, kumakausap rin kayo dito? Hindi. Nakakala ko. Parehas naman ka. Ay, nag-uusap naman ka. Okay. Yung mga matagal na mag-asawa, si Pati Jenka, kasi Pastor Erwin. Ay, lagi po kami nag-uusap. Kuya June at saka si Ate Maritig. Puro umusap. Diyan tanong yung mga. Puro usap ka lang, Stora. Ha? Puro usap ka lang. Puro usap ka lang. Ganun naman talaga eh. Dahil chini-cherish mo yung kausap mo. At wala kayong ibang dapat i-cherish kundi yung asawa nyo. Kahit may mga pagkakataon na naiinis kayo, mainis kayo doon lang sa ginagawa, hindi doon sa mismong asawa nyo. Okay? Ayun. Tip na rin po yan sa mga yung mga ginagawa o hindi ginagawa, doon lang kayo mainis. At yun yung sabihin nyo, hindi yung mismong pagkatao niya o siya mismo. Diba? Tip na po yan sa mga umating ang panahon na may manligaw sa inyo o may mga hindi dito may girlfriend na sa iyo, tumaas ang kamay. Sige, si EJF, ayaw tumaas ang kamay. Ganon. So, tingnan po na. Wala si Ira kasi. So, what is self-image? So, makita po natin, self-image is our awareness of our own new identity. What we have become in Christ. Hindi po yung dating pagkatao. At makita po natin na sabi nga, what we have become. What we are and what we have become in Christ. So, ano, naging ano po ba tayo kay Kristo? Fully known and deeply loved. At basahin po natin Ephesians 1:11-12. Kami ay pinili ng Diyos mula sa kasimula na magluluin Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang lalagitin. Okay, so sabi nga po dito, pinili tayo ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya. So sabi nga, nilikha ng Panginoon ang lahat ng tao. Kaya lang yung mga tatanggap po sa Kanya, yung magre-respond ng tama doon sa paanyaya niya na siya lamang yung daan, kaligtasan at buhay,
ay sabi nga po, yun yung kanyang mga tinawag. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaya yung future po natin, tapos na. Lalakaran na lang natin. Ngayon, yung paglakad natin, depende pa. Diretso ba yung lakad natin? O kumakaliwa, kumakanan tayo, umiikot-ikot lang tayo. Nasa sa atin po yung choice. Pero as much as ang Panginoon ang concern, tapos na yung ating pong future. Lalakaran na lang natin ng maayos. So, kaming mga unang umasa sa kanya, ipinili at nirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Next slide po. Nawala na. Parang nabawasan. Sabi nga po eh, yun pong ating declaration is the formal announcement of the beginning of a state or condition. Ito po yung halimbawa, dineclare ni PBBM. Dinideclare ko na magkaroon tayo ng war against China. Papayag kayo. Dineclare na pangulo natin yun. Okay. Pero hindi naman po hahayaan ang Panginoon yan. Kaya sana sa family altar yun din, sinasama niyo yung kalagayan ng ating bansa. Sinasama niyo po yung kalagayan ng mga ibang bansa. Dahil habang nakikita natin na malapit nang dumating ang Panginoon, mangyayari at mangyayari po yan. Ipapadala ko na lang po sa mga per family ngayon, yung pong, kasi konti lang po yung nailagay ko dyan, yun pong prophecy na mangyayari at mangyayari na sa panahon natin. Kayo na lang po ang bahala magpa-print. Next po. So, according to the Bible, you are now God's child. A co-heir with Christ, a living saint with a new nature, a member of the body of Christ. So kasama na po doon, member kayo ng local church, then member po ng universal body of Christ, and a citizen of God's kingdom. Your identity in Christ is sure. You belong to God and He cares deeply about you. At isang bagay po na makita natin, sabay-sabay po natin i-declare. Konti lang po ito sa mga pwede nyo i-declare na makikita nyo sa Bible. So, mula po number one. I am chosen. I am forgiven. I am accepted. I am blessed. I am redeemed. I am adopted. I am victorious. I am free from the law of sin and death. I am far from oppression and will not live in fear. I am deeply loved. I am divinely appointed. So makita po natin dito, I am free from the law of sin and death. Gaano na kayo katagal na Kristiyano? At gaano na kayo napalaya mula sa batas ng kasalanan at kamatayan? Sora, pwede pa ba akong mamatay? Kahit binanggap po na si Jesus. Sabi nga po, yung unang kamatayan ng tao in the spirit, kasi sinasaway ka na, bibigyan ka na ng batas ng Panginoon, hindi mo sinunod, then sa ating panahon, may mga batas na po ibinigay o yung mga commandments sa Panginoon, hindi naman po nababago yun. Then tinuturuan tayo ng righteous living. Kaya lang, sabi nga ni pa, kung paano sinabi ni Pablo, yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko, so baka yun ang malimit yung i-confess. Imbis na yung righteousness ng Panginoon ay nasa akin. Kaya yung hindi ko magagawa, magagawa ni Kristo dahil siya ay nasa akin. Minsan kasi pinipili, choosy tayo eh, yung i-ano natin, yung i-confess natin. Yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Hindi na dinudugtungan. May kadugtong pa po yun. So, anong kailangan mong idugtong? At yung, yun na nga po, yung sabi nga eh, far from oppression. Kaya yung mga, maging mapagtagumpay po tayo yung sa mga, ano natin sa isip. Isipin nyo na lang, you are deeply loved. Kahit na gaano kang kapalpak, kahit na gaano kalaki yung kasalanan mo, kahit gaano katigas ang ulo mo. Ano nga yung tatlong K na bakit hindi ka
aangat ng Panginoon at ang kayabangan katigasan. Yun lang po yun, KKK. Meron din po yun sa ministry. Katamaran mag-aral ng salita ng Diyos, katamaran magbasa ng salita ng Diyos, kayabangan. Alam ko na yan! Kahit hindi pa alam. Sabi nga eh, konti lang po yung nalalaman natin sa mas maraming hindi pa natin alam. At yung katigasan ng ulo. At alam kong guilty po ang bawat isa sa atin dyan. Katigas ang ulo natin eh. Sinasabi na ng Lord eh, gumaho ka na! Lord, 5 minutes pa! Mag-iing-ing pa ako, hindi ka naman sinabi. Mag-iing-ing ka pa sa ama, di ba? Ah, ganun sila. Ganun. Hindi, pag matanda na lang ako, maagaling naman ako magigising. Kahit po hindi ka matanda, maaga ka rin magigising, di ba? Pagpapasok ka sa school, ayaw mong malay. Next po. Declaration po po. I am abundantly equipped and profoundly empowered by the Holy Spirit. As I follow the voice of my Savior, I see the invisible, accomplish the impossible, and love the unlovable. No enemy, plan, scheme, or obstacle can keep me from God's highest and best will for me. Yan. So isang makakita po natin dito sa as I follow. Tanong, do you follow the voice of God? At narinig niyo ba pag nagsasalita siya sa inyo? Yung parang hindi po namihingi ng oras ang Lord para magsalita eh. Mga mangyayari, mga kausap niyo, mga pinapanood niyo sa TV, pwede mausap ang Panginoon doon. Ang tanong, natukuha niyo pa. Tawa-tawa ka dyan, ha? Yan. Kasi ako, may mga quote ako dyan galing sa pinapanood kong Korean novela. Hindi ko naman ako madalas manood. Pero, ibig ko sabihin, yung way ng pangungusap ng Panginoon, na Lord, eto. At pagka yung may nakuha ko sa mga pinapakinggan ko, hindi ko naman ma-i-stop. Hindi naman ako teki. Mga ganong klase ba? Pero, mostly po sa mga inaano ko, hindi lang po yung ano eh, yung mapakinggan ko lang, isusulat ko. Hindi yung pinakinggan ko na, pakinggan ko na lang ulit. Hanggang nalimutan ko na. Nakakapag-usap ang Panginoon sa atin kung gugustuhin lang natin siyang pakinggan. Yun lang naman yun eh. Yung hearing ear na i-intune mo sa frequency ng Panginoon. Mangungusap at mangungusap siya sa iyo. Kahit gisingin ka pa niya sa iyong pagtulog. Para lang magkaroon ng one-to-one sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon eh. Ayaw niyang mapahamak ang bawat isa sa atin. At yung mga nakakilala na po, talagang kailangan mo magpatuloy sa paglago at patuloy na magamit ng Panginoon. Next po. I am completely in Him who is the head over all rule and authority of every angelic and earthly power. Pakibasa pa Jeremiah 8:4. Moreover, you shall say to them, Thus says the Lord, Do men fall and not arise? Do they turn away and not repent? Okay, so makita po natin dito, maliwanag. Mamaya po yung isa. Do men fall and not arise? Kumpleto na po ba tayo sa Panginoon? O kulang-kulang pa? Lord, kulang pa ako. Kaya nga sabi ko, walang nilikha ang Lord na pangit or bobo. Ang kaibahan lang po ng matalino at saka hindi masyadong matalino, yung paggamit nila ng utak na hindi sa kanila ng Panginoon. Diba? At makikita nyo, hindi naman lahat ng matalino nag-e-excel sa lahat ng bagay. May certain na bagay lang na mag-e-excel sila dahil na andun na, sabi nga, may mga pagkakataon na common sense or yung skill natin pwedeng ma-develop. Kaya sa pagluluto, sila Ate Jay, si Mama Luz, talaga namang hindi nyo matatawanan ang kanilang ano ba meron.
Naubos na agad. Ngayon, sa bagay na makita po natin, even yung mga way ng paggawa natin, halimbawa, gumagawa kayo, nagre-repair ng sasakyan, o ng mga electronics, paano nyo dinidiscover, paano ayusin yung mga bagong appliances or mga electronics na ginawa nila ngayon. Mga laptop, tinatapon na lang babasta yan. Hindi na kinakahoy. Ay, hindi naman. Yan. Kasi dami kong ano sa bahay eh. Kaya kailangan kitang tignan mo doon, baka maitapon ko lahat. Okay. At dito makita po natin, do men fall and not arise? Sino rito na dapa na hindi na bumangon? At isinugsog pa yung lupa. Yung ulo sa lupa. Diba? Ito po ay katulad nung yung may ano, do they turn away and not repent? May mga pagkakataon na kakamali po tayo. Ang kailangan lang naman, nagsisi at bumalik tayo sa Panginoon. Pero bakit hirap na hirap tayong gawin? Nahihiya ako eh. Yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, na matay sa krus para kunin lahat ng kasalanan ng tao mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pa kung hindi pa siya darating, hihiya ka pa lumapit. Matatawarin ka naman niya eh kung may sincere heart ka. At yun pong istorya ng John 8:11, yung babaeng na huling nangangalo niya, sabi niya eh, nung walang kasalanan, siya unang bumato. At nung tinanong siya ng Panginoon, she said, "No one, Lord." Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." The moment na nag-repent po tayo sa kasalanan, tiyakin natin na hindi na natin magagawa ulit. Yun po yung bili ng Panginoon, go and sin no more. Hindi yung sinabi niya, mag-stay ka dito sa harapan ko. Dito ka na lang para hindi ka magkasala. Pero sinabi niya, go and sin no more. Hindi ko sinabi ibundag niyo yung mga naging kasalanan niyo. Pero the moment na pinatawad na kayo ng Panginoon sa mga kasalanan niyo, huwag niyo nang babalikan, lalo na kung hindi naman nakabuti sa inyo at patuloy pong naglulugmok sa inyo. Amen po ba? Amen. Ay, tapos na po ang sabi. Ito. Pala tayo magsisimula. Dito po sabi nga eh, ano ba yung talagang identity natin sa Panginoon? Colossians 2 verse 10. Don't lie. So you have everything you have when you have Christ and you are filled with God through your union with Christ. He is the highest ruler with authority over every other people. At dito po sa declaration pa pala natin. So, paki-declare po, nating lahat. I belong to Jesus. Amen. Okay, pinaniniwalaan nyo ba? Yan. Amen. That you belong to Jesus. Amen. So, dito na po tayo sa Colossians 3, 9-10. Don't lie to each other. You have taken off those old clothes. The person you once were and the bad things you did then. Now you are wearing a new life, a life that is every day. You are growing in your understanding of the one who made you. You are becoming more and more like Him. Pakibasa niyo po sa Tagalog. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na babago at nagiging kalarawan ng Diyos na salita sa inyo upang lalawin siya ang panggala. Okay. Ang tanong po, pakitanong nyo ngayon kapatid nyo. Kapasuot ka ba? Anong bagong pagkatao? Saka nakalapit. Kayo talaga magkalapit. Kasi baka mamaya nakabubad yan eh. Okay? So, isang bagay po na makita natin ha, napang-inubad na ninyo yung dating pagkatao. Okay, madali bang hubarin? Madali. Madali bang hubarin ang t-shirt nyo? Depende sa t-shirt, kung naka-fit. Sino mag-fit tapa ng t-shirt ngayon? Tag-inip.
Madali mo pa rin, di ba? Kung yung, lalo na pawis na pawis ka, madali mong alisin yung damit mo. Pero, sabi nga, yung dating pagkatao natin, yung sistema ng mundo na nasa atin, na kinalakihan natin, minsan hindi. Hindi agad natin mahubad yung mga dati nating ginagawa, yung mga dating gusto na natin gawin. Pero makita po natin dito na kailangan munang hubarin yung dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hindi lang yung dating yung pagkatao, pati yung mga ginagawa. Ano yung mga nakasanayan yung tradisyon ng pamilya? Ang ate ko po ay sabi niya, meron kami ano sa Sambales, dahil pinag-uwi kami sa Sambales, sabi niya. Pag ano, sasabay na lang ako doon sa outing namin para yung ostya maibdala ko rin doon sa church. O, hindi ko siya inawa. Yun yung kanyang ano eh, pinagpapatuloy niya yung tradisyon ng pagbibigay ng ostya kada fiesta doon sa Bangan Talina. Pero dito po sa atin, kung hinubad na natin yung dati ninyong pagkatao, at saka hindi ko po kayo kinokondem kung kayo kumakain ng dinuguan. Okay. Sa akin lang yun. Masalalo na, masarap ang luto ni ate din ng dinuguan. Diba? With watching, ano pa yan, ha? Yan. So, sabi nga po, isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Kung may hinubad kayo, wala ba kayong isinusuot? O, di ba ngayon, pati sa Senado natin, pati paghubad ng underwear, tinalakay. At kaya sabi nga nung isang DJ Chacha, eh, mag-ingat-ingat lang mo kayo, baka bigla kayong makatalit, makalabas ng pinto. Kung wala nga suot na underwear, dahil, ano nga ito, sobrang init. Yan. O, sabi ko, pambihira naman itong ano namin. Senado, kung gresyo nyo, pinalakay pa talaga doon. Kung tingin mo yung mga isusuot na damit, how much more na ang Biblia, sabi nga, pag sinupad mo na yung dati mong pagkatao, isinuot mo ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago. Hindi ka pwedeng manatili sa dati. Lalo na kung, Lord, hangad ko na mabago mo po ako. Ikaw lang, i-acknowledge mo, hindi ako, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay ko, kundi si Kristo lamang po makakapagpabago sa iyo. At kung paano kung sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto na si ako ang nagtanim, ako ang nagkayo, ako hindi po yun. Ang nagpapalago po sa atin ang Panginoon Jesus. Hindi po ang nagtatransform din ang buhay natin. Maaaring tumatanggap kayo ng mga turo, pero hindi kayo nababago. Kasi ang Panginoon ang magpokos sa inyo para mag-grow kayo dun sa kaalaman nyo para matransform ang buhay nyo. Hindi po madaling sundin mo ako. Diba, mga bata? Pagka sinabi ng magulang, yung mga bata rin na nasusunod. Pansinin nyo. Kung hindi man yung bata, yung lola. Lola at lolo. Mga apostolic. Kaya nga mas maganda po talaga pagka nag-asawa ang inyong mga anak, iiwalay niyo agad. Para sila yung matuto na maranasan gaano ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. At kung paano nga pong nire-remind sa akin ng Lord, ang magulang ang protector ng kanilang mga anak. Hindi ko palang nakakausap yung kapitbahay ko. Hindi ko sinitsitan mo. Nakita ko na naman naglalampungan doon sa gitna ng kalsada namin. Binuksan ko lang yung ilaw. Tapos tumayo ako doon sa harapan. Ano lang? Tumayo ako doon sa harapan. Pinapanood. Hindi ba pinapanood? Kasi nung pagbukas ko ng ilaw, tumabi na sila. Dahil napagsabihan ko na minsan eh. Alam mo, duty ba? Nagbalis pa ako nung ano, nung kalat ko sa harapan namin. Parang ano, may duty. Pero sabi ko nga, nasama naman po na sinabi sa akin ng Lord, humingi ka ng sorry dyan sa bata at yung, sabi niya, nagawa mo na yung part mo, yung protection ng mga bata, magulang nila, hindi ikaw.
Hindi. Ngayon, minahantay ko yung bata. Hindi na kasi bumalik pati yung boyfriend. Totoo. Hindi lang sa kanya. Pero sana kay Pandun eh. So, kaya hindi mo na kasi linsika eh. Ay! 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 Pagalitan mo eh. Sabi nga eh, hindi naman po yung ano, sabi ko nga, hindi naman ako galit sa kanila doon sa ginagawa lang nila. Kasi hindi ko naman nakikita na nandun yung boyfriend nung wala yung, nung nandun yung nanay. Eh ngayon eh, parang gabi-gabi na lang naandun ito. Pero pinagpagsabihan ko na dati, sabi ko mapagkakatiwalaan pa kayo. Oo naman po, sa pareho sinasuwag eh. Mapasakita ko na naman na, ay, maan sa loob naman ang bahay, biglang lalabas na. Pag magpapaalaman na yun, doon na, lamit po yung alagay. Peace lang naman. Pero one thing leads to another, kaya mahirap na. Wala pa rin yung nanay yun. Oh, pero nung sinabi sa akin ng Lord yun, inaantay ko lang na makita ko siya. Hindi ko na nakikita. Pero pag the moment ko na makita ko, so sabi ko rin sa kanya na hindi ko na siya pakikialaman. Dahil lang na, at least alam niya, marunong akong humingi ng tawad dahil mismo ang Panginoon nagsabi, hindi ikaw ang may protection sa kanya. Hindi yung magulang mo. Mga magulang naman dito, hindi kayo may protection sa apo nyo, kundi yung mga magulang din nila. Okay? Kasi kultura natin, hindi tayong mangihilang. Kaya ito dalawa, pinalayas ko. Pinalayas. Sinabi ko sa kanila, sabi ko, huwag mo ititira. Ang anak ko sa akin. At huwag mo rin ititira sa inyo. So, bahala silang dalawa. Kaya pinadadalan na lang sila ng ulam. Ang nanay, ayan. Ganun. At least yung salapit, parang yaki to, ano. Baby to me, baby. Okay. Pareho kasi bunso eh, kaya ganun. Okay, next. Ba't hindi mo pinapadalan? Wala rin siya ulam eh. Wala rin akong ulam. Hindi lang sila kung ako ulam, diba? Okay. Dito ay na malapit din, no? Pwede na lang sa akin. Pwede na malalang. Okay. 2 Corinthians 5:14-15, the love of Christ controls us because we know that one person died for everyone. So all have died. Oh, ito po yung ginawa ni Adan. Kaya lahat tayo namatay sa harapan ng Panginoon spiritually. Magkasala siya. He died for also that those who live would not continue to live for themselves. He died for them and was raised from death so that they would live for Him. O, tanong, kayo po ba ay nabubuhay para kay Kristo ngayon? Amen. Nabubuhay pa rin para sa sarili mo. Yung masarili mo yung iniintindi nyo. Ano yung gusto nyo? Sino yung tinitilian nyo? Ay! Ayan. Hindi parinig yun, ha? Pero marinig mo, at least. Ayan. Diba? Anything that takes away yung kung pag-ibig mo sa Panginoon, ang Panginoon sa buhay mo, yun na po yung idol mo. Pwede yung sarili mo, ganda-ganda. Pogi-pogi. Tapos pag may pumansin sa'yo, pangit ng ano mo, yung make-up mo. Apektado ka na agad. O, diba? Tapos yung may birthday po, nakasimagot na eh. Paano? Nagkain na na lahat ng bisita siya, hindi pa. Bench price lang. Next po. So, meron po tayong mga false foundation for identity, true foundation for identity, practical steps to a new self-image in Christ, and how do I know I am living with a new identity? So, ito po yung apat na tatalakay natin na mabilis. Alam naman po natin, di ba? False foundation for identity is unang-una yung what others are saying about me. Kasama po na makita natin, di ba, usong-uso sa atin ngayon yung identity theft. Ninanakaw yung identity, lalo na po yung mga hackers sa mga Facebook. Gagamitin yung pangalan mo, pero hindi naman para ikaw. Oh, sir. Yun. Kaya nga. Kaya yung isang bagay po natin makita dito, ano po yung sinasabi patungkol sa'yo? Yan, yung mga Genesis 1:26-27, alam po natin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae.
Kaya nga po sabi, walang pangit, walang maganda, walang hobby. Baga kaiba lang yung pagkakalikha sa atin ng Panginoon. Pero lahat po ng kanyang nilikha, although sabi nga eh, after niyang likhain si Adan at si Eva, wala na siyang ibang nilikhang tao, tama po ba? Nag-reproduce na lang ang tao. So kasama na po doon yung pagre-reproduce ng makasalanang tao. Dahil nagkasala nga eh. Kaya nga, kailangan tubusin pa tayo ng Panginoong Jesus para mapabalik tayo sa piling ng Panginoon. Genesis 1.31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. At makita po natin na it was very good. Yan po nung after niyang malikha ang tao. Dito, yung kalahatan, nilikha niya at lubos siyang nasiyahan dahil sabi nga, it was very good, lahat po ng kanyang nilalang. So kung ano po yung sinasabi ng tao, wapo ka, maganda ka, matangkad ka, matalino. Ang talino mo. Sabi, ano na sabihin mo? Masipag lang ako mag-aral, kaya mo rin yan. Kaya mo rin maging matalino kung magsisipag ka mag-aral. Pwede ba yun? Pero kung ganda na, pero huwag kang madidiskaril kung talagang hindi. Diba? Kasi minsan hindi natin alam, yung mga kausap natin, lalo ng mga kabataan, medyo nawawala ng loob pagka naipagkukumpara sa ganun. So yung mga kabataan din na nakakakita, ang kailangan na mag-encourage, mag-push sa kanila. Kaya sabi nga po sa SLE, diba? Kailangan ng mga pusher sa church. Hindi yung pusher ng shabu. Kundi yung nagpo-push ng ano yung kakayahan ng tao na nakikita mo. Na hindi nila nakikita. Diba? Kaya kayo may mga magulang, nagpo-push sa kanila mga anak kung may nakikita sila mga potential. Dorot na lang, tinutulang ko ngayon, na bumangon. Na magluto pag siya ito. Okay, next po. Okay, pakibasa nyo nga po. What God knows about me is more important than what others think about me. Okay. Kung may mga bago pong may mga bago kayong narinig na patutsada sa inyo, isipin nyo na lang paano kayo iniisip ng Panginoon. Paano kayo minahal ng Panginoon kahit na makasalanan pa kayo, kahit palpak pa yung mga ginagawa nyo, God is thinking about you. Hindi doon sa mga ginagawa mo. Kaya nga sabi nga eh, ewan ko kung may nakasagot ko sa inyo, paano yung mga taong wala sa sarili katinoan ng pag-iisip? Mahal pa ba sila ng Panginoon? Minsan nga iniisip ko, Lord, paano kami makakapag-iisip sa ganito? At kagabi lang mo ako muling kinext yung aking sa PWD doon. Hindi ka pa kasama sa General GC natin? Ba't hindi ka ma-attend ng meeting? Wala naman mo ako natatanggap na message niyo. Hindi lang, sabi ko. Sabi niyo, papadalhan niyo ako ng listahan ng lahat ng mga coordinator ng mga PWD sa lahat ng barangay ng General Trias. Tapos bigla akong tatanong, ba't hindi ka ma-attend ng meeting? Wala ako natatanggap na message sa GC namin, even sa personal kong, So, nilinaw ko sa kanya. At ayaw ko mag-bike doon sa subdivision namin ng umabot. At hindi pa natatanggan yung bisikleta namin sa pagkakasabi. Okay, next po. Pangalawa. Yan po yung kanina nabasa natin na you will be only filled of guilt to the degree, di ba? Ay, di ba ba? Di ba pala yun sa kanina? So, sabi nga kay Tim Keller pala yun. So, you will only be healed of guilt to the degree you're willing to admit the magnitude of your sin. Okay? Gaano natin na kayang akuin, kayang i-admit na tayo ay makasalanan. Next po.
Romans 5:1-2, therefore, since we have justified by faith, we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we also have access by faith into His grace, in which we stand, and so we rejoice in hope of the glory of God. Next po. At makita po natin ang justification. Sabi nga, ito ay yung divine declaration of and power to declare us not guilty. Kahit tayo po ay makasalanan pa, dineclare tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na hindi tayo guilty, at dineclare tayo as righteous, o pinapaging dapat po tayo. So, righteousness of Christ imparted as if you have not sinned. Burado ang kasalanan natin. Kaya nga sabi niya, sin no more. Kung nabura na, nakakamali. Meron ka naman natili doon sa kasalanan. A judicial term declared by the Supreme Court. Okay, di ba? Guilty or not guilty. Ano na nangyari kay Dibulog? Sinusubaybayan niyo ba? Okay, hanggang ngayon, hindi pa na nahuli. Hindi magtalo. Okay, next po. So, who we are in Christ because of His work in us today. Philippians 3:9. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God on the basis of faith. So, hindi po yung ating mga ginagawang kabutihan, katwiran, yung mga ginagawa nating mabubuting gawa, yung good deeds, yung patuloy na magbigay ng donasyon sa mga foundation, tumulong sa mga nangangailangan, hindi po yun basahan. Kundi yun pong true faith in Christ, the righteousness which is of God. Wala po tayong magagawa para mapag-dapat tayo sa Panginoon. Kaya kailangan isakripisyo ni Jesus ng kanyang buhay dahil siya lang po ang taong hindi nagkasala. Okay? So, ganun po masimple yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, na dahil walang ibang pwedeng tumubos sa atin at sa mga tao pandarating dahil sa kasalanan, kailangan niyang mamatay para lahat ng kasalanan ng tao na noon, ngayon at sa mga susunod pa, sa kanya na napapunta lahat. Kaya we can stand ng confident na true faith, yung righteousness na meron tayo. Bakit tayo nagiging righteous? Bakit iniiwan natin yung mga dati nating pagkakamali, kasalanan? Dahil po sa Panginoon. Next po. Number 3, sa true foundation, who we are in Christ because of His work in us today. 1 John 3:2-3, beloved, now we are children of God. So, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Ang pagiging pure po, nagsisimula sa kaisipan natin. The moment na pinasukan na yan ng mga pangit na bagay, masasamang bagay, at in-entertain mo pa, pinalawak mo pa, doon na po, lalo pang nadadagdagan. Pero sabi nga po dito, kung pinupurify natin, kung may hope tayo sa Kanya, hindi pa natin alam kung magiging ano tayo. Pero may inilaan ang Panginoon sa atin. Kakayanin natin gawin dahil siya yung magbibigay ng strength, ng empowerment para magawa ito. Ang kailangan lang, sumunod tayo. So, patawarin mo asawa mo. Ayoko nga, Lord. Siya na muna dapat unang huli na tawad. So, ikaw naman sinasabihin, ayaw mo pa. Klase, di ba? Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Kaya mo lang gagawin yon dahil sa Panginoong Jesus, kahit ayaw mo. Natural sa tao. Pero hindi ko sasabihin natural sa mag-asawang Kristiyano, no? Na marunong sumunod sa Lord. Okay? Next po. What we have received in our lives of all He has prepared for us. Ito po yung blessing sa Romans 5:1-11. Ilan lang po ito? Peace with God, access to God,
Sabi nga eh, kung sa isang kumpanya ka, ma-access mo ba agad ang CEO nyo? Kayo. Di ba? Kailangan meron kang appointment or may kakausapin ka, ayun na nga, para magkaroon ka ng appointment bago mo pa makausap. Kahit si Pangulong Marcos, di ba? Hindi naman tayo agad. Pero dito, meron tayong access sa Panginoon anytime gusto natin makipag-usap dahil lamang sa Panginoong Jesus. Hindi mo kailangan makipag-appointment. Pero ginagawa ba natin? Ina-acknowledge ba natin na ito ay blessing? Na pwede natin pakausap anytime ang Lord. Nang kahit na anong mga bagay na kailangan o naiisip natin, pero mas maganda po kung mag-a-access kayo sa Panginoon. Ang sinasabi nyo, kung ano yung nasa inyo na salita niya. Ia-align nyo para mangyari sa buhay nyo. Hope of glory, joy in tribulation, love of God, saved from God's wrath. Makikita po natin yan sa Revelation. Na yung mga unbeliever, talagang umangal-ngal sila dahil hindi nila kakayanin yung wrath ng Panginoon forever and ever. At patuloy po mailagay sa ating puso, isipan, sa ating espiritu yung Lord. Mapapahama ang mga mahal natin sa buhay kung hindi natin sasabihin sa kanila na mahal sila ng Panginoong Jesus, namatay ang Panginoong Jesus, at gustong isulat ng Lord yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Huwag yun lang nalang mabura. Okay? Reconciled with God. Next po. Sabi po ni Pastor Wilbert, pagdating sa blessing, there is no problem when it comes to God's word and Him releasing to us His blessings. The problem is always on our part, our failure to be disciplined in the area of unnecessary spending. Mag-amen ang gumagawa nito. Hindi ayaw. Amen. Yung unnecessary spending, lalo na po, bibigyan ko na lang kayo nga ng kopya ng prophecy para naaayos nyo rin po ang inyong mga finances, mga investment, dahil tumatakbo na po yun ngayon. If you cannot give back the minimum requirement of God which is tithing, it just proves that the world system and materialism has still a strong hold on your being. Yan po yung sabi ni Pastor Wilbert. Yan po ay sa simpleng paraan lang na kung paano natin hindi nasusunod ang truth about sa Word of God. Next po. Number 5, sa true foundation, what we can achieve through His grace and power flowing through us. Romans 8:29-30, for those whom He foreknew, He predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Pakibasa po sa Tagalog. Sapagkat sa mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang pagiging Niya, at ang ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang nagiging panganay sa lahat ng maraming kapatid. Ang mga pinili Niya noong makauna ay ganyan ngayon. At ang mga tinawag ay kanyang pinawalang ng sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang pinanagpan niya. Sabi nga po eh, bahagi lang yung kaluwalhatian ng Panginoon, ibinahagi niya sa atin. Can you imagine dyan na yung Panginoon, Diyos, ibabahagi yung kanyang kaluwalhatian sa taong nagtiwala. Sa taong nagtiwala, tumanggap sa kanya, at pinagharian niya. Doon po niya ibinabahagi yun. Tinawag, pinawalang sala, pinili, tinawag, pinawalang sala, at binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Next po. Ayan. Practical ways naman po or steps to a new self-image in Christ.
sa mga bagong mananampalataya po, doon sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus, inamin na sila ay makasalanan, sabi nga po at naghangad na patuloy na mabago ang kanilang buhay, accept the fact that you are in the process of maturity. Hindi naman yung the moment na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, Lord, kunin mo na ako. May trabaho ka pang gagawin dito sa lupa. And God is not yet finished working with you yet. Kaya huwag po kayong magpapanghihinaan ng loob kung kayo po ay pinipili. Ipinupush lalo na po ng mga trainer nyo. Na patuloy pa na makita nyo yung potential na inilagay sa inyong Panginoon. Pangalawa, affirm yourself of what Jesus has done for you and you will do through you and will do through you now and in the future instead of tearing yourself. Ay, nagkamali ako, hindi na ako gagamitin ng Lord. Hindi po ganun. I-affirm nyo lang ano yung ginawa ng Panginoon at ano pa yung gagawin niya sa pamamagitan mo. Then, eto ang pinaka-importante, chart the consequences of your negative responses to yourself. Sa sarili mo muna. At pag na-chart mo na, ano ba yung mga nangyari? A, kumain ako ng bawal. Taas ang glucose ko. Paano ko mapapagawa ulit ko? Maghalo-halo ako ng walang asukar. Ganun. Diba? Minsan may mga palusot pa tayong gano'n eh. Nagkamali ako. Ano yung mga negative? Sabi ko nga, nagpapacheck up tayo sa doktor. Sabi ng ate ko, sabi niya, nagpapacheck up sila sa doktor. Hindi naman sinusunod kung ano yung payo ng doktor. Eh, tapos babalik na ng Bicol. Biro nyo, January hanggang ngayon. Naandyan sa Maynila. Tapos nung nagpacheck up sa doktor, tapos hindi naman bumabalik. At nainip na ngayon, babalik na lang daw sa Bicol. So, ginawa ng ate ko, sige, pinadala ko na lahat ng records na bahala na siya magdala doon ng second opinion sa Bicol. Kasi taga-Bicol po yun. Binigay ko na lahat ng records. Kasi hindi rin naman sila bumabalik dito. Naiinis lang yung doktor. Ganun na. Kaya nga nung sabi ko, hindi muna ako magpapacheck up. Kasi baka mainis din sa akin yung doktor, magpapacheck up na nga ulit ako. Kasi ngayong April ho yung balik ko. Kaya, yun. Sabi ko, tapos, kasi plano ko naman doon sa General Trias mo pa check up. So, and make a plan to work against you. Pag hindi ka gumawa ng plan, sabi nga sa Jeremiah 29:11, ha, di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and to give you hope. Di ba? Not to harm you, but to give you hope. Ngayon, kung wala kang plano, paano ka ma-chart ng Panginoon sa lalakaran mo? Lord, gusto ko nang maalis itong ganitong ginagawa ko. Ako lang mo hindi pa nakakaano yun. Lord, gusto ko na maayos ko. Kada may kinahanap akong isa, lalong lumaki ko, makalat. Kaya wala nang mahigat si Dorothy do pag nag-ayos ako. Madami po nung papel. At iba-ibang klase pa. Pero sabi nga po, kung meron tayo sa buhay natin na meron tayong na-chart na mali, naging consequence ang ating negative response, plan to work against it. Okay? So, maganda po yung susulat kayo. Gumagawa kayo. Number 4, take new steps of faith actions that will break the limitation on your mind. Psalm 71:18. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. Tagalog po. At ngayon ako'y matanda na at mabuhi na ang buo. Huwag mo akong mabayaan ang Diyos. Mahiyak niyo sana ang iyong lakas at sa pamilya sa susunod na henerasyon. At sa lahat ng mga darating sa inaan. So, gawa po, maging panalangin po natin ito na maisalin pa natin sa mga susunod na generasyon. Kita nyo yung time ni Joshua ba yun? Wala na sumunod sa kanya. Wala na sumunod doon sa Yapak. Lagyan na
na hindi kaya niya na sabi sa mga sumunod na generation. Kwento niyo po, ano ginawa ng Panginoon sa inyo? Kaya minsan may mga anak tayo hindi kilala yung Diyos natin dahil hindi natin na ikikwento ano yung ginawa sa atin. At yun pong kasunod, saturate yourself with the truth about your new identity in Christ and live daily on that spiritual stature. Huwag niyo malilimutan kung sino kayo kay Kristo. Mas madali pong alalahanin at mas madali ka maka-overcome pag inaalala mo ito. Ganun po yung ginagawa ko eh. Lalo na pag, Mami, nag-ano ka na naman kagabi? Nag-seashoot ka na naman. Nung sa kapon po yun ang umaga. Seashoot ka na naman. Ano yung mo? Wala, tineste ko lang blood sugar mo. N98. Hindi, okay lang. Yeah, ganun lang yung nurse kung kasama sa bagay. Hindi siya takot na mamatay ako. So, binibitino ako dyan. Basta alam niya. Basta may pag-testing lang ako. Kailangan may pag-testing ako. Next po. So, how do I know that I am living with the identity? Yung new identity po. I have a sense of revelations of Jesus and His work in me, for me, and through me. Ibig sabihin, I can see what He did for me gives me a solid foundation for a new life without sin and its power. So, yung true revelation, kaya nga po lagi, ano yung revelation na sa inyo ng Panginoon ngayon? Siya lang ba yung Savior, Healer, Provider? Ano na? Almighty God, depende po sa tinatanggap nyo. Pangalawa, I have a sense of true belonging, acceptance, and a sense of reach. So, ito po yung kailangan minsan mag-break sa ating church. Meron pong nakausap na nung bata pa raw siya, nakaka-attend na ng Sunday school. Nasa mabuhay pa lang tayo. At naanong pa sa harap ng banyo yung Sunday school. So, naglalatag lang ako po ka doon. Kaya lang, na-feel po niya na hindi siya belong. Kasi yung mga magkakabarkada noon, hindi siya kasama. So, feeling niya, kaya nga, yung malimit ko kayong tanungin, meron ba mong ati kay Ira? Pero dapat si JM yung maglalapit doon sa mga kabataan. Maglalapit doon sa mga kabataan babae. At nakita ko naman yun. Kasama kayo ni Ira nung sa pag-asikaso kay Erin, di ba? So, dalawang generation na yun. Habang nagsiswimming, huwag natulala ka na, hindi mo alam. Habang nagsiswimming, sila po ni Ira yung maalala kay Erin. At ang panghuli na lang si Cloud. Ay, hindi makaamon si Cloud dahil natin pa sa swimming pool si Erin. So, yung mga ganong klase, at ang galing mag-tumbling ni Colleen. Okay, habang nagsiswimming. Yan. Okay, pangalawa po, so kailangan po natin ma-break yun na every time na yung bago at si na ma-feel po nila na welcome sila. Kaya nga, kailangan po talaga yung pagtuturo. Ano agad dadalhin dito at maghihulat sa mga pinagkagagawa natin. At pag lumabas naman tayo, huwag naman churchy yung atin pong gagawing service. Okay ba kayo doon? Yes po. Okay. Si Ate Jen po magtuturo sa inyo. Mag-sabihin. So, I have a sense of true worth. Self-esteem, self-respect, reassurance of worth, and I am at rest. Then, I have a sense of true competency, a sense of accomplishment, recognition of efforts, desire to win and excel, and opportunity for creative expression. So, isang bagay po na makita natin, nang sabi nga, ako sabi ko personal, may kinausap po ako, kung pwede nga lang, huwag na akong tawagan pastora eh. Kasi pag tinilagyan mo ng title, pastora, na sa mga ano lang po, bagong mga event, sabi ko kasi naaalangan silang lumapit sa akin, pag nalaman ano, wala naman ako sinasabi. Pero somehow, alam mo yung may sense ng medyo ilag, dahil baka akala ko kung kukondinahin mo. Pero yung mga hindi kilala na kung anong ginagawa ko,
bay, nakapagbiruan pa sa akin. O, di ba? So, hindi ko naman nilalagay yung value ko doon sa title ko. Alam ko kung sino ko kay Kristo. Pero, hindi yata nakasama din yung amin. Pero makita po natin yung sense of true worth. Sino ka ba? Sino ba ako sa Panginoong Yesus? Sino ba yung tinanggap ko? And sino ba yung Holy Spirit na nasa akin? Eh, nasa inyo rin eh. Oh. Bakit yung ilalagay ang inyong sarili kung sa kung ano ang ginagawa nyo para sa Panginoon? Ang tanong, yun ba ang pinapagawa ng Panginoon? O ginagawa mo lang dahil gusto mo? Yun lang naman yun eh. Sabi nga eh, huwag mong gagawin yung mga bagay na hindi pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Yung pinapagawa, yun doon ka mag-concentrate. At yung pong accomplishment mo, saan mo nilalagay? Nagtuwang-tuwa ka na, Lord, nagawa ko na. Nakapag-disciple na ako. Nakita mong lumago, nagpatuloy sa Panginoon. Ibang joy po yung mararamdaman mo. Sayo, Lord, oh, may panibagong field na naman akong tatahakin. Pag napalagay ko na itong mga ito. Kahit kayo mga kabataan, nakakayanin mo yan, hindi lang po yung mga may edad dito, kung gugustuhin nyo. Panglima, I have a sense of security, emotional and physical well-being. My soul is wholesome, financial and material success cushions me in time of uncertain future. Malapit na po yung uncertain future at naandun lang actually tayo. Pero dapat hindi tayo kasama doon. Kung napaghandaan natin yung mga investment, like creation, paano yung tamang pag-spend ng perang meron tayo, paano yung tamang yung savings. So, 1 Peter 1.25, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Next po. Philippians 3.10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Okay? Next. 2 Corinthians 5, 14-15, ang pag-ibig ni Kristo ay nagahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat kung kaya't ang lahat ay manibilang napatay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili kundi para kay Kristo namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, lagi pong buhay ang Panginoong Hesus sa atin. Minsan lang siyang namatay, laging buhay dapat sa atin. Walang problema i-commemorate yung Holy Week, yung muling pagkabuhay, lalo na kung may mga bago para malaman. Pero makita po natin sa ating mga matagal nang nakakilala at nag-mature na sa pagkakilala sa Panginoon, dapat laging buhay si Kristo sa atin. Next po. Next ulit. Wala na? Yan. So, pakibanggit niyo po dito. I am a citizen of a kingdom that cannot be shaken, a child of a king with no limitations. So, Christ-likeness is God's goal for all who trust in Christ. And that should be our goal also. At ang panghuli po, we aren't called to be like other Christians. We are called to be like Christ. Amen po ba? Amen. Naging katulad ang ating Panginoong Jesus Cristo. Tungin po ang Diyos. So tayo po ay tuloy na manalangin. At mag-alag po sa ating Panginoon. Pwede pa, salamat po na muli mong pinalala sa amin kung sino kami, ano ang bagong identity namin sa aming Panginoong Yesus Kristo, ano kayo ginawa, at ano po yung mga maling pagkakilala namin sa aming sarili. Salamat Panginoon sa iyo pong kabutihan sa amin at lahat po Panginoon kung paano ang goal ay
power, O might of power, but by the power of the Holy Spirit in us. Ano mang edad, kakayanin po ito, Panginoon. Thank you, Father God. Sabi po sa pag-alala po natin sa communion, sa 1 Corinthians 11:28, this is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. Para po hindi tayo mag-suffer ng consequence na kung meron po tayong mga pagkakamali pang itinatago or hindi pa na-i-confess sa Panginoon, it's about time na i-confess po natin ngayon bago po natin sama-samang alalahanin kung sakripisyon po nagkaloob ng ating Panginoon. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. So, patuloy po natin tignan ang ating sarili at patuloy po i-confess sa Panginoon kung may mga pagkakamali po tayo ng Diyos. The new covenant in my blood, do this as often as you drink it in remembrance of me. At makita po natin na every time po na naaalala natin yung sakripisyo kinagalaw sa atin ng Panginoon, huwag po natin makalimutan na patuloy siyang nakatunghay sa atin. Ano man yung ating ginagawa, iglisip at kilala niya tayo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, narito po kami bilang iyong iglesia na patuloy na inaalala ang sakripisyong pinagkaloob mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay at patuloy na umako po sa aming mga kasalanan at maging sa kasalanan ng sanlibutan. Salamat Panginoong Jesus sa iyong pong sakripisyo. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin na hindi mo pinagkait, Panginoon, gaano man kahirap ang iyong pinagdaanan upang ubusin kami at patuloy kong mailapit sa aming kasalanan. Thank you, Holy Spirit, na sa iyo pong biyaya at sa iyo pong patuloy na papapaalala ng mga salita ng Panginoong Jesus at ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa amin upang gawin namin, even in our season, ang mga bagay na ipinapagawa mo gagawa po namin. And as we eat this bread and drink this cup na nagsisimbolize po ng iyong katawan at dugo, patuloy mo po, Panginoon. Patuloy namin inaalala ang covenant mo at salamat po, Panginoon, na bilang isang iglesia, patuloy kami magkakaisa
na gawin ang iyong pong mission dito sa mundo sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin kainin. Na hindi mo kami pababayaan ano man ang pangangailangan namin dito sa mundo. Those who diligently obey and honor you, acknowledging na ikaw po pinagmumulahan ng lahat ng meron sa kanila. Pagpalain mo po and thank you for your protection sa kanila pong business, sa kanila pong mga pamilya, sa kalusugan. At salamat po sa kapayapaan na patuloy mo pong ipagkakaloob sa kanila. Hindi sila magkukulang, hindi kami magkukulang ng anumang mabuting bagay na nagmumula sa iyo. Lahat ng kinakailangan naming wisdom upang magdesisyon ng tama sa mga bagay na aming kinakaharap sa araw-araw. Patuloy mo pong ipagkakaloob sa iyong mga anak. Thank you, Father God. Bless each one, Panginoon. At ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.